Ilang eroplano ng Philippine at US Air Force ang lumapag sa Villamor Air Base ngayong araw sakay ang daang-daang nakaligtas sa superbagyong Yolanda. Mainit silang sinasalubong ng mga volunteer at agad na dinadala sa DSWD Processing Center. Tapos kinukuha ang kanilang pangalan at contact details at saka sumasailalim sa counseling ng DSWD. Habang sumasailalim sa proseso o kaya'y naghihintay ng sundo, may ilang libreng serbisyo para sa mga survivor mula sa mga volunteer. May libreng check-up. Salamat sa mga doktor at nurse na naglaan ng kanilang oras. Si Rexis, isang nurse, dumiretso sa Villamor mula sa night duty. Kailangan magtulungan. Dapat kasi nangangailangan po kasi sila eh. Kasi hindi ka naman naghahanap ng kapalit para sa tulong mo. Meron ding libreng gupit at libreng masahe. Bakit po naisipan yung tumulong, mag-devote ng oras nyo ngayong araw na to? Wala ko kasi kami wala ko kami maibigay na pinansyal. Kaya di na namin sa pagmamasads. Ilan ho para maparanda namin sa mga taga-Tacloban na kahit wala kaming pera, nandito kami para sumaklolo sa kanila. Magaan ang katawan ko. Maraming salamat. Meron ding nagkusang maglagay ng palaruan para sa mga bata na nakaranas din ng hirap sa kasagsagan ng bagyo. May mga volunteer marshal na naatasang sumalubong sa mga survivor at siguruhin komportable sila. Parang ang sarap sa puso na tumutulong pa. Naiyak talaga. Hindi ako makapunta sa Tacloban or Mok or kung saan man yun nasa Lanta. Siguro this is the best way that I can help, giving out food, nourish them. Pati nga mga nagpapasusong ina at kanilang mga sanggol may sariling pwesto sa Nanay Bayanihan. Dito may pasteurized breast milk na donasyon ng mga ina sa Metro Manila. Si Eliza, nakaabang lang sakaling may sanggol na mga ilangan ng gatas niya. Yung breast milk natin is always perfect at pwede mong i-share yung kahit kanino. So parang kahit yung isa lang yung anak ko, nagiging dalawa, tatlo, apat. Sa dami ng mga tao sa Villamor Air Base, agaw eksena naman ang karatulang ito na ginawa ng mga survivor na napadpad sa Maynila kahit nasa Cebu City daw sana sila gustong pumunta. Tatlong araw na umuno silang naghihintay maisakay papuntang Cebu. Nasya-shock na lang po kami kasi ang dami na pong sumasalubong sa amin, sabi welcome to Manila. Kaya kami nasya-shock po kami. Hindi po namin namalayan dito na pala po kami sa Manila. Yung mga pamilya pa namin naiwan pa sa Ormo. Mike, sa ngayon ay meron ang nag-volunteer no, na isang malaking shipping company na dalhin yung mga tao na yan na gustong pumunta ng Cebu mula dito sa Maynila. At dito naman po, yung mga taong walang sumasalubong o kaanak na kumukuha sa kanila ay dinadala naman sila sa Fabella, Jose Fabella Center sa Mandaluyong at sa Hospicio de San Jose sa Maynila. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Villamor Air Base, Mike. At yan ang Pilipino hindi nang iiwan. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.